Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyong may kabuluhan at kahulugan, inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain. Isinasadiwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bithiin. Kasama ninyo ang Brigada sa isang paglalakbay tungo sa tunay na pagpapago ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada in the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM, Manila. The Music and News Authority. One time, the new Filipino time, Kabrigada, alas 4 na ng hapon. That time check was brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita. Nationwide sa hapon. Mula sa Brigada National Headquarters. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide sa hapon. Headlines sa Brigada Balita Nationwide ngayong hapon. Ilang congressional leaders sa Estados Unidos, kinundin na rin ang pinakahuling aksyon ng China sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ang AFP naman, inalerto na ang lahat ng units ng kasundaluhan sa posibleng spillover sa umiigting na digmaan sa bansang Israel. Isang linggo naman bago ang undas, presyo ng mga bulaklak na nanatili pa ring mababa. Pagsasampa ng kaso ng ombudsman laban kay dating Health Secretary Janet Garin, magsisilbi umanong oportunidad para matapos na ang issue ng dengvax. Pagtaas naman ng farm gate price ng palay, nagdulot daw ng dagdag 2 pesos sa presyo ng bigas. At mga negosyanteng tumatanggi sa barya, pinapaalalahanan ng DTI. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Buong puso, buong puso, kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines. News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kasama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa hapon. Brigada Balita Nationwide. Magandang hapon, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula ho rito sa 105.1 Brigada News FM Manila, ito na ang Brigada Balita Nationwide sa hapon. Araw ho ngayon ng Miyerkules, mga Kabrigada, October 25, 2023. At kami ho ang inyong mga lingkod, Brigada Gab Dalisay. At Brigada Kath Austria. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. At sa detalye ho ng ating balita, mga Kabrigada, nagbigay ng malakas na suporta ang ilang U.S. congressional leaders sa Pilipinas laban nga ho yan sa pinakahuling aksyon ng China sa West Philippine Sea. Sa pahayag na inilabas ngayong araw ng ilang ranking members ng U.S. Foreign Affairs Committee, marin nilang kinundina ang insidente nitong nakarang linggo kung saan anila ay sadyang binangga talaga ng Chinese Coast Guard at Maritime Militia Vessels ang barko ng Philippine Coast Guard. Ayon sa mga mambabatas, ang ginawang aksyon ng China ay bahagi umuno ng kanilang mas
malawak na pattern ng agresibong pagkilos at panghihimasok naman sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Suportado rin nila ang pahayag ng Biden administration na palawakin pa ang joint patrols kasama Pilipinas at iba pang kaalyadong bansa sa West Philippine Sea. Bagong-bago, Ligada Balita Nationwide. Samantala, inalerto ngayon ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. ang lahat ng units ng kasundaluhan sa posibleng spillover sa digmaan sa pagitan ng Israel at Hamas sa Kapihan sa Manila Bay. Tiniyak ni General Browner na nananatiling vigilant ang buong hanay ng AFP katuwang ang Philippine National Police. Ang pahayag ng AFP Chief ay kasunod ng pagtatawag ng International Jihad ng militanteng grupong Hamas sa iba't ibang bansa na makiisa sa kanilang kilusan. Nilinaw din ni Browner na wala silang namomonitor na anumang paggalaw ng mga teroristang grupo sa bansa. Umahataw, Ligada Balita Nationwide. Mababa pa rin ang presyo ng mga bulaklak sa Dangwa Flower Market. Ito nga huy sa kabila ng isang linggo na lamang bago ho yung mismong araw ng undas. Haugnay ho niyan, hinikahit naman ang ilang tindera ang publiko na bumili na ng maaga para naman makamura. Ay ho kasi sa kanila, maituturing daw na running prices pa ang presyo ng mga bulaklak kung kaya tataas pa ho yan sa mga susunod na araw. Sa naging pagbisita ho ng Brigada News Team dyan sa Dangwa, naglalaro pa rin sa 150 pesos per bundle ang presyo ho ng rosas, Malaysian moms at ng iba pa. Pumapalo naman sa 180 pesos ang kada bundle ng bestseller nilang Carnation. Rapido, Ligada Balita Nationwide. Samantala, ito ho ang Office of Civil Defense nag-inspeksyon na sa Batangas Port para sa nalalapit na barangay at sangguniang kabataan elections at undas. Detalye ng balita, Brigada Mike Salgado. Ibrigada mo! Brigada Live Report. Nagsagawa ng inspeksyon ang pamunuan ng Office of the Civil Defense sa Batangas Port sa Batangas City sa pangunguna ni Regional Director Carlos Ermita Alvarez III bilang paghahanda sa nalalapit na barangay at sangguniang kabataan elections at obserbasyon ng undas. Layunin nitong masiguro ang kaligtasan ng mga pasaherong dadagsa na pauwi sa kanikanilang mga probinsya. Kasabay nito ay tiniyak naman ni Philippine Port Authority o PPA Batangas Port Manager Jose Litosino Cruz na ipapatupad ng kanilang pamunuan ang maigpit na seguridad para masiguro ang kaligtasan ng mga pasahero. Maliban sa Batangas Port ay ininspeksyon din ng OCD Director ang pamunuan ng Batangas Grand Terminal. In the heart of changing lives, ito si Brigada Mike Salgado ng 104.7 Brigada News FM Batangas. Semisigan News Authority. Brigada Balita Nationwide. Nag-deploy na rin ng North Luzon Expressway o NLEX na 1,500 ng mga personnel para huyan sa inaasahang pagdami ng mga sakyan bago at hanggang pagkatapos ng barangay at sangguniang kabataan elections, pati na rin o yung undas. Ayon ho sa management ng NLEX, asahan na raw itong high-tend patrol visibility at mga toll plaza assistance mula October 27 hanggang November 6. Paliwanag pa ni NLEX Corporation President Luigi Bautista. Nakikita ho nila ang surge ng mga biyahero pagsapit ng Biyernes hanggang Sabado maging sa susunod na linggo. Brigada Balita Nationwide. Samantala, ito naman ho ang pagsasampa ng kaso ng Ombudsman laban kay dating Health Secretary Janet Garin. Magsisilbi raw ang oportunidad para matapos na ang issue ng Dengvaxa. Brigada Haji Kaaminyo, ibrigada mo! Brigada Live Report. Naniniwala si dating Health Secretary at ngayon Iloilo 1st District Representative Janet Garin na magsisilbing oportunidad ang isinampang kaso ng Ombudsman laban sa kanya upang matuldukan na ang issue ng Dengvaxia. Ayon kay Garin, malinis ang kanilang konsensya kaya handa itong harapin ang issue na matagal nang ipinupukol at kumpiyansang mapasisinungalingan ang mga alegasyon sa tulong ng hard science. Kahit nito, walang nangyaring realignment ng pondo dahil malinaw sa Special Allotment Release Order mula sa Department of Budget and Management na gagamitin ito sa dengue vaccines para sa Central Luzon, Calabarzon at Metro Manila. Paliwanag ni Garin, patuloy na tinatangkilik sa buong mundo ang bakuna at nakalista sa World Health Organization Essential Medicines na nangangahulugang binibigyan ng mandato ang lahat ng bansa na gamitin ito para sa mamamayan.
Nagtitiwala umano ang kongresista sa prinsipyo ng hustisya at due process na itinataguyod ng legal system sa bansa, kaya mapatutunayan anyang inosente siya at lalabas din ang katotohanan. Ipinunto pa ni Garin na maraming panganib ang dulot ng pagsusulong ng vaccine development na nararanasan ng mga doktor at vaccinologists, at bahagi ito ng kanilang tawag ng tungkulin na magsalba ng buhay. Kasong graft at technical malversation ang kakaharapin ni Garin at ilan pang dating health officials para sa school-based dengue vaccination program sa ilalim ng Administrasyong Aquino noong 2016. In the heart of changing lives, ito si Brigada Haji Caaminio ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. 22 billion pesos naman inilaan ng DBM para ho sa pagpapalakas ng healthcare services sa Pilipinas. Brigada Maricar Sargon, ibrigada mo! Brigada Live Report. Palalakasin ng pamahalaan ang healthcare system sa buong bansa. Sa tulong ito ng 22.98 billion pesos na inilaan ng Department of Budget and Management o DBM para sa Health Facilities Enhancement Program, ilalaan ang naturang pondo sa pagpapatayo, pag-upgrade at pagpapalawak ng mga pasilidad pangkalusugan na pinatatakbo ng pamahalaan. Gayon din ang pagbili ng mga kagamitan sa hospital at medical transport vehicles. Prioridad din ng programa ang universal healthcare sites at mga geographically isolated and disadvantaged areas. Layo nitong palakasin at mapahusay ang mga pamantayan sa pangangalaga ng kalusugan sa buong bansa. In the heart of changing lives, ito si Brigada Maricar Sargon ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Ang proteksyon naman ng lahat ng mga gurong magsisilbi sa darating na eleksyon, pinatitiyak ng isang senador sa COMELEC, DILG at PNP. Brigada Ann Cortez, ibrigada mo! Brigada Live Report. Binigyang diin na Senator Win Gatchayana ang mga guro ang tumatayong frontliner sa halalan. Kung nito nanawagan siya sa Commission on Elections sa COMELEC, Department of the Interior and Local Government o DILG at Philippine National Police o PNP na tiyakin ang seguridad ng mga ito laban sa anumang banta ng panganib. Maaalala, ayon sa inilabas na listahan ng COMELEC, nasa mahigit 361 na lugar o barangay sa bansa ang pasok sa red category. Kung saan ibig sabihin lang nito ay malaki ang tsansang magkaroon ng mga election-related incident sa mga lugar na kasama sa nasabing kategorya. In the heart of changing lives, ito si Brigada Ann Cortez ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Meron naman hong advocacy group ang nanawagan naman sa DepEd para ho sa mas matibay na comprehensive training sa mga Filipino teachers. Brigada Sheila Matibag, ibrigada mo! Brigada Live Report. Hinimok ng isang advocacy group ang Department of Education o DepEd na pagtibayin ang probisyon para sa komprehensibong training at well-developed instructional materials para tunay na masuportahan ang mga guro. Ayon kay Philippine Business for Education o PBED Deputy Executive Director for Programs Hannibal Camua, hindi lamang upskilling sa pedagogical approaches ang kailangan upang mapalakas ang mga teachers. Kailangan din aniya na mabigyan ang naturang sektor ng tamang mapagkukunan ng mga materials. Giit ni Camua, mahalagang mag-invest sa professional development maging sa pagkakaroon ng kalidad na teaching resources. Sa huli, binigyang diin ng opisyal na nais nilang bigyang pansin ang vital role ng mga guro sa civic awareness at pagkalooban ang mga ito ng mapagkukunan at kaalaman sa civic education. In the heart of changing lives, ito si Brigada Sheila Matibag ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority. Samantala, ito naman hong pagtaas ng farm gate price ng palay nagdulot ng dagdag na 2 piso sa presyo ng bigas. Brigada Aika Constantino, ibrigada mo! Brigada Live Report. Tumaas ang farm gate price ng palay na nagdulot ng dagdag na 2 piso sa presyo ng bigas ayon sa Grain Retailers Confederation of the Philippines o GRICON. Ang naturang pagsipa sa presyo ay ramdam naman ngayon sa Visayas. Matapos na mula sa 17 pesos kada kilo ng fresh palay ay tumungtong na ito sa 19 pesos habang ang dry palay naman ay nasa pagitan na ng 24 hanggang 25 pesos. Ayon kay GRICON National President James Magbanwa,
Itong nakalipas na linggo pa, tumaas ang farm gate price ng palay, kung kaya naman agad ring naapektuhan ang presyo ng bigas sa mga retailers. Nilinaw naman ni Magbanwan na mayroon pa rin 40 pesos na kada kilo ng bigas sa mga pamilihan, bagaman iilan na lamang. Iginit naman ang opisyal ng GRICON na tutol sila sa panawagan ng Grupong Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG sa pangunguna ni Chairman Rosendo So na ibalik ang price ceiling sa bigas na hindi anya maganda sa ekonomiya ng bansa. In the heart of changing lives, ito si Brigada Aika Constantino ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Samantala, personal na sinaksihan ni Senator Christopher Bongo ang blessing at turnover ng isang multi-purpose building sa Kapalong, Davao del Norte. Ang nasabing gusali ay gagamitin bilang Emergency Operations Center at Municipal Disaster Risk Reduction and Management Operations Center ng lokal na pamahalaan. Kaugnay nito, pinasalamatan ng senador ang lahat ng mga LGU officials na tumulong upang maging posible ito. Brigada Balita Nationwide sa hapon. Nagpaalala naman ang DTI sa mga negosyante na tumatanggi ba naman na tumanggap po ng barya, lalo na nga ho ngayong Kapaskuhan season. Particular ho na tinutukoy ng DTI itong mga 25 sentimos, 10 sentimos at 5 sentimos na kadalasang naiiwan na lamang ho sa ating mga wallet dahil po mayroong ilang tindahan na ayaw nang tumanggap niyan dahil ho dyan naglabasan ng kautusan ang ahensya para siguraduhing maibabayad na mga mamimili yung kanilang smallest bill kagaya nga ho ng mga centavo coins. Habang kalakip din ho niyan ang pagtanggap naman sa mga nakatupi na mga bagong 1,000 peso bill. Kung maalala, una na nga ho naglabas ang bagong disenyo ng 1,000 peso polymer banknotes ang BSP at nagbabala raw ho na wag tuparin o tupiin pero pwede pa rin ho yung gamitin mga kabrigada. Samantala, kamakailan nga ho ay naglabas na rin po ng resolusyon ng LTFRB dahil po sa ilang chauffeur, konduktor at operator na napaulat na ayaw din tumanggap ng nakatupi na polymer banknotes pati na rin po yung mga centavo coins. Brigada Balita Nationwide. Samantala, para naman sa ating health news, suportado ng Department of Health ang selebrasyon ng Food Safety Awareness Week 2023 ayon sa Fertilizer and Pesticide Authority. Ang tema ng pagdiriwang ngayong taon ay pagkaing ligtas, masustansya at sapat, susi sa magandang kalusugan ng lahat. Nabatid na ang tema ay kaugnay rin sa isinusulong ng kagawaran ng agrikultura na ipromote ang advokasya sa food safety alinsunod sa mandato ng Food Safety Act of 2013. Kaya naman mga kabrigada, alagaan ng ating kalusugan at siguraduhin palaging ligtas ang mga kakainin mula sa preparasyon hanggang sa pagluluto. Yan ang paalala ng PowerCell Herbal Capsule na tutulungang palaging maging malakas. Ang PowerCell ang kasangga ng mga sandigan ng tahanan. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada! Weather Update! Mga kabrigada, generally fair weather pa rin ang aasahan sa malaking bahagi ng bansa pero may chance pa rin po ng mga kalat-kalat na pag-ulan. Hindi pa rin ho kasi nawawala itong epekto ng northeast monsoon o yung hanging amihan pati na rin yung miiral na shear line. Ayon sa pag-asa, may chance pa rin na pag-ulan sa Batanes at Babuyan Islands dahil sa amihan. Apektado rin ho niyan yung bahagi ng Ilocos Region, Car, nalalabing bahagi ng Cagayan Valley na makararanas din ho ng mga katamtaman hanggang sa mga malalakas sa pag-ulan. Asahan naman din po yung kalat-kalat na pag-ulan sa bahagi naman ng mainland Cagayan, Isabela, Aurora, Northern Quezon, dulot naman huyan ng shear line. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. At para naman sa ating foreign exchange rate update, ngayong araw ng Miyerkules, ang palitan ng dolyar kontra piso 56.85, euro 60.15, pound sterling 69.2, Swiss franc 63.5, Australian dollar 36.16, Bahraini dinar 151.14, at sa Japanese yen 37 centavo. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Rush hour man. Rush hour man. Walang tigil kang paglilingkuran.
Brigada Balita Nationwide sa hapon. Brigada Balita Nationwide. At mga kabrigada, ang inuhong napakinggan ng Brigada Balita Nationwide sa hapon. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines, katuwang ang PowerCell Herbal Capsule at ang standout ES4 Multivitamin Capsule. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines. In the hearts of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami ho ang inyong mga lingkod, Brigada Cap Dalisay at Brigada Cath Austria. Maraming salamat ho sa inyong pakikinig mula rito sa 105.1 Brigada News FM Manila, the music and news authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa hapon mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa hapon, hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Match Dietary Supplement Capsule. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule, dahil ikaw ang sandigan. Ito ang makabagong tunay na radyo. Makabagong tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Brigada News FM, the music and news authority. Brigada, in the heart of change.